What's up guys? Nandito naman po ang Bicolanong Waray upang kayo ay lutuan ng mga lutuin kakaiba sa inyong pandinig, kakaiba sa inyong paningin, kakaiba sa inyong panlasa. Mga lutuin hindi mo pa nakikita kahit saan, mga lutuin hindi mo pa natitikman, mga lutuin bago mo lamang napakinggan. Higit sa lahat, mga lutuin kapag nilutuan mo ang iyong minamahal, kailanman ay hindi ka iiwanan katulad nito. Katulad yan. Katulad niyan at marami pang iba. Dito lamang po yan sa aking Pinas Isip Unique Cooking Style. Tara na! Lik na! Luto na tayo! So guys, ang ating pong ingredients para po sa ating lulutuin ngayon na ginataang isda sa taba ay siyempre isda na pwedeng gataan katulad ng tulingan, tilapia, mamili ka kung anong gusto mo. Meron kang hinugas ng bigas, gata, may kamatis ka, bawang, luya, sibuyas, sili at paminta, suka, and of course taba. So first step guys is itong taba, ilalagay mo po yan hanggang sa lumambot. Hintayin mo po na lumambot yung taba. Hindi naman gaano malambot na malambot, kailangan lang po yung kapag kinagat mo siya ay mahagat mo na siya. Kahit na wala kang ipin, kaya mo siyang kagatin. Medyo first time guys sa pagpapalambot ng taba ng karne para mas masarap siya. Para bang yung paghihintay mo doon sa jowa mo na LDR kayo, hinihintay mo na magkita kayo. Ganun po dapat ang pagtsatsaga mo rito sa pagpapalambot ng taba o karne na ito. Kumulo na po yung karne, tatanggalin po natin yung kanyang mga madudumihing selo. Eto, katulad po nito, tinatanggal po yan guys para po sa inyong kaalaman. Tanggalin po yung mga madumi sebo kasi hindi po yan maganda. Madumi sebo po yan, toxic po yan eh. Parang sa isang relasyon po, kailangan mong alisin yung mga tinatawag na mga kumahadlang sa relasyon nyo o gumagawa ng paraan para magkahiwalay kayo. Ganyan na ganyan din po ang gagawin natin dito. Tanggalin ang mga madumi na mga dapat na tanggalin. Malapit na after a long ng paghantay. Eto na po, malapit na lumambot ang ating pinapalambuot. Para sa isang relasyon, pagkahaba-haba man at pagkatagal-tagal man ng pagkakataon na hindi kayo nagkita, ngayon magkikita na kayo. Kaya kailangan tiis-tiis lang. Yan po ang tips sa mga LDR. Kung gusto mo ng masarap na pagkain, matuto kang magantay para sa tinatawag na tamang timing. Sa pagluluto po guys, timing lang ang kailangan para mas lalo sumarap ang ating lutuin. So sa mga nagtatanong, bakit daw masarap ang ating lutuin? Ulitin ko, unang-una may kasamang pagmamahal, pangalawa, timing lang po ang aking technique. Yan po ang aking estilo sa pagluluto. So guys, isang taon na lang, lalambot na to. Malapit na. Sa wakas guys, eto na, malapit na. Kumakatas-katas na. Dito na ang sarap. So ngayon pagkaya na sinasabi ko guys, tiding, lagyan mo siya ngayon na hatis. Dito lang po sa takip, isa lang. Yeah. Para mas lalo siyang luminam lang.
kaya na guys, at last malambot na siya, so iset aside mo muna siya. Next is ilagay mo lang si isda. Ngayon may lagay mo si isda, so lagyan mo ng konting suka, mga dalawa lang po dito sa takip. Okay, hintayin mo po na yung supa ay mag-absorb sa isda. Galing ha? Then, the next guys is yung bugas-bigas na iyong itinabi kanina ay ilagay mo na. Ayan. Masarap yan guys. Kakaibang kakaiba ito. Sinisiguro ko yan sa inyo. Lagyan mo ng konting skin. Nasa 1/4 lang sa kutsara. Yan ay para kumapit lamang po ang lasa ng asin sa isda. Masarap to guys. Maniwala kayo sa akin, kapag nilituan mo ang asawa mo nito, hindi siya makikipag-iwalay sa'yo. Bakit? Wala siya makikita ganitong klaseng niluto. Then, habang kumukulo si isda, ilagay mo ang iyong senekre na taba. Para magmantika siya, masarap ang mamantika. Kapag nilagay mo yung gata dito sa nagmamantikang taba at isda, sigurado makakarami kayo ng asawa mo. Makakarami ng kain kayo talaga. Ano ba mga iniisip nyo? Kayo ha? Mga green minded kayo ha? Makakarami kayo ng kain. Nagbibiro lang ako. Then, ilagay mo na po si Luya para magkaroon ng konting anghang ng pagmamahalan na kailanman ay hindi mag-iiwanan. Magaling pala dyan ah! Hindi ko naman! Lagyan ng kaunting bechin yan. Ito pong bechin ay para malaman mo kung tama na ba ang lasa ng iyong niluluto. So, ganyan lang po karami ang bechin na dapat mong ilalagay. Mahirap ang maraming beching pang inilagay. Baka mamaya, hindi na kayo magkita ng ka-LDR mo. Madedo ka kagad. Ikaw na lang magpakamatay! Ay, nakuhugot-hugot lang guys. Habang nagluluto, para ang ating niluluto ay tiyak na masarap na, malasa pa. Higit sa lahat, masustansya na, kayang-kaya pa ng ating mga bulsa. Suddenly talaga, pa-English-English pa, no? Ilagay na po natin yung mga major ingredients niya, katulad ng bawang, sibuyas, sikamatis, ilagay mo na rin po itong sisili. Ngayon, ilagay mo na po si paminta para lalo bumango, maging mabango. Kailangan po tayo ay laging mabango para hindi po tayo iwanan ng ating asawa. Ganyan po ang sekreto. Parang sa pagluluto lang, kailangan laging mabango. And then guys, ito lang ating pinakahihintay, ang paglalagay ng gata. O pulot gata. Gata para lalong sumarap at suminam-inam ang inyong lutuin katulad ng inyong pagsasama. Para mas lalong malinam na. And then guys, kapag maluluto na si gata,
huwag kalimutan ilagay ang pagbibig. The Ultimo. Kumbaga, sa inyong pagsasama, kapag wala magic, wala pong saysay ang inyong relasyon. Kaya, lagyan nyo na po ng magic, katulad po ng niluluto po ngayon, may magic, sarap. Pag may magic, sigurado, masarap ang pagkain mo, masarap ang pagsasama nyo, tiyak pa na for life kayo, hindi forever ah. Kasi walang forever, sabi nila. Kaya, for life lang po. Malapit na guys, malapit na ang pinakahihintay ng lahat. Malapit ng maluto ang isang lamang pong putahing hindi nyo pa napapanood kahit saan. Dito lamang po yan sa Pinas Isip Unique Cooking Style. Mga lutuin na simple, pambahay na luto, pero pwede mong lutuin para pang-restaurant. So, ito pong mga lutuin ko ay sigurado babalik-balikan niyo. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Lutuin mo na! So, itikman na po natin guys ang ating luto. So, malasa, ang sarap. Andun yung gata, andun yung taba ng karne, na andun po yung hinugas na bigas, lasang lasa. Talagang kakaiba siya. Kakaiba siya, hindi katulad ng mga gata-gata lang. Siyempre, andun yung mga ingredients niya. So paano? Luto na siya, hahaunin na natin at pwede mo na po siya i-serve doon sa asawa mo ng lalamig o nananamlay sa'yo. Pag nakaya niya to, sigurado, sisigla na naman siya sa'yo at hindi na siya maghahanap ng iba. Ano masabi? Eto na po guys, ang lutuin na hindi ka na iiwanan ng iyong asawa, jowa o karelasyon. Kapag nilutuan mo siya ng ginatang isda, with taba.